So ang galing kasi gumawa din sila sa tita, tapos after nun, ito yung ginawa nila. Pero tignan mo, plakado na siya. So dati yung mga lumutungot nyo, diba? So imagine nyo, ganito kalawa, diba? I mean, ganito kali yung tubog sa mundo. Hey! Hello, universe! Yung pinaka tinuro sa akin ni Babe para mas maging maayos na driver is yung tinuruan niya akong magmahal. Kinilig. Si Papa kasi is nagpapahinga. So si Mama muna. Busy or kasi namin dati sa kain ng mga babanak, yung pinuno. Yung impis na pagano'n lang siya pagano'n. Yung pito alam, yung iiyakat niya. Yung first ang paangat. Tapos di ba, syempre, naliligo. Kami makapuntos ko. Tapos tatakpat mo yan ngayon ng tuwalyan gagamitin. Eh yung tuwalyan gagamitin, pupunta sa gate. Perfect. Pogi mo ng driveway na to. Parang may ano, parang may darating na ano. Kasi parang may darating na ano, malalim si po. Gusto mo yung gina-justify ko. Yeah, para, kasi... lang, para lang, para lang, para lang maano sa isip ko na hindi, kailangan talaga natin. Natutuwa ako. Chill lang, bago ba? Punta ka ba? Ang ganda. Babanak! It's your mother, Nak Bulumel, and welcome back sa aking YouTube channel! So ayan, for today's video, Diyos ko, tagpi-tagpi na tong video natin na to. Kasi nga, di ba kaninang umaga ay gumising ako. So pagkagising ko, ginano natin. Pinakita ko na agad sa inyo yung nangyayaring progress para sa ating nakbabahay. So ito yan. So, time check, it's 9:30 in the morning and maaga tayong gumising. So, as in, kakagising lang natin. Kaya huwag niyong i-judge yung face ko kasi siguro dulot na rin yan ng, you know, yung pain that I've come through this recent breakup with Dij. Start your day with a cup of coffee para, you know, may gana tayo. And nagpaplano ako na mag-gym-gym, no? Kasi tumataba na naman tayo talaga ng todo na todo. So, ayan mga nakabanak. 10 a.m. pa lang ha. Actually, wala pang 10. Mga 9:30 something. Pero tignan mo naman, nagawa na nila yung harang ng ating para sa grills. So, nag-decide talaga ako na today is ayusin na yung grills ng tindahan ni Mama para umuusad tayo. So, ayun pala, nakulala dito ako ngayon sa ating bike. And dito muna pinark para paggagamitin na. Kasi pag, ano, pag akyat, baba, akyat, baba, baka masira yung makina. Kasi nga, paakyat siya palagi, paakyat, ganyan. So, sabi ko, since okay naman, mayroon namang sand, I mean, hindi naman ano sa daan. Dito na lang sa gilid para paggagamitin, mabilis din, accessible. Diba? So, yeah. Ayan sa mga nagtatanong ko anong pangalan ng ating baby. Siyempre, dapat may pangalan to. Ganun yun. Dapat bibigyan din natin siya ng pangalan. Pangalan niya siguro ay si... Ano pa yun? Farsa? Anong Farsa? Oo, Farsa na. Kaya naalagaan natin si Farsa ng matiwasay, ng may dangal, at papanatiliin natin siyang malinis, di ba? Ayan mga napabanak, nagmerienda na rin pala sila kasi 10 a.m. yung unang merienda nila. And ang merienda nila ay... Ano yun, ma'am? Ano merienda nila? Ayun. Ham and egg sandwich. Yun, ham and egg sandwich. So, tama ba, ma? Ang ano nila? Ham sandwich. Ham sandwich lang pala. So, kape. Yun yung kanilang unang break food. Break time food. So, mamaya, ano, nagpaplano ako na magluto si Mama ng pansit. Pero tingnan natin kung may sasagawa niya yun. Kaya mo pansit? Pwede naman.
Pwede naman. So, tignan lang natin. Anyways, ito si Kuya Jay. Kuya Jay! Hi ka, Kuya Jay! Jay! Hi! Hi ka, hi! Ayan. Hi lang sabi ko. Ang sabi niya, hello, madlang people, mabuhay. Ayan, maaga pa kasi kaya wala pa kayong mga ganun ka-energy talaga. So, mamaya. Sahan niyo. So, I'm planning na mamaya. Magpaluto kay mama ng gulay para gulay-gulay naman tayo. So, ano ba mga plano today? Ayan, syempre, papakita ko sa inyo yung pinaka-finish niyan mamayang hapon. Tapos, meron na pala tayong balita doon sa taas. Kasi, napalitadahan na din nila yung pinaka-framing ng ating sliding door doon sa aking kwarto. So, tignan nyo mamayang sobrang bilis talaga. Kasi nung nakaraan, di ba, parang last two uploads ko, nagtibag pa lang sila. Ngayon, okay na. Okay na yung pinaka-framing niya. So, tapos nag-start na rin pala sila ditong magpalitada sa labas. Diyan sa may labas namin sa laundry. So, mamaya, papakita ko rin yan sa inyo. Para kahit papano ay marami tayong maipakitang progress sa pagpapalitada nila ni Kuya Onet at ni Kuya Piquet. Kasi wala, na-amaze lang din talaga ako. Kasi, you know, kahit dalawa lang sila, laban na laban sila. Ang dami talaga, legit. Kaya hindi din talaga namin sila tinitipid sa food. Mm-mm. Kasi sobrang galing. And talagang yung food na binibigay namin, alam namin na nakapagbigay sa kanila ng energy para, you know, gumawa pa ng mas mabuti dito sa nakbabahay, di ba? So, ayun, marami pala akong nabasa about sa e-bike. So, yeah, I am still learning. And ayun, pinag-aaralan ko ngayon yung ano, mga basic tsaka yung mga dapat na matutunan sa ano, sa daan. Yung mga stop signs, ganyan. Kung paano gamitin yung mga signal light, ganyan. So, paunti-unti naman na siya mga nakbabanak. And magaling naman kasi talaga yung ano ko, yung nagko-coach akin si Bobby. Kaya tawag dito, hindi yung mahirap. Ine-explain niya sa akin para saan to, anong importance nito, ganyan. Yung pinakaiba ng headlight, sa... Basta, yung mga ganon. So, thank you so much kay Bobby. Ayan pala si Bobby. Siya ay nag-go-work. Bobby, hi ka! Hi! So, tapos ka na ba? Ah, kakatapos lang ng duty niya. Hello, dito ka dali. Hi ka naman sa kanila. Kakatapos lang pala ng duty niya, mga nakbabanak. So, ayan. So, mamaya mag-aano ulit kami. Magta-test drive ulit kami ni Bobby. Para... mabilis. So, kumusta naman ako bilang tinuturuan? Okay naman. Like, medyo ano lang, ninenervyos. Pero ngayon okay na. Kasi, ano ka na ka sa kayo, eh, di ba? Yeah. Nagtatry-try na kami. Tapos, kasi ina-explain niya sa akin yung mga stop signs na dapat makita ko rin. So, eksena namin kotse na. Pero, syempre, dapat kahit e-bike lang yan. Dapat responsible driver tayo, di ba? Yeah. So, pero higit sa lahat, yung pinaka tinuro sa akin ni Babe para mas maging maayos na driver is yung tinuruan niya akong magmahal. Kinilig. Makinilig! Diba to siya? So, ayan. Mamaya mag-update kami sa inyo. Kinilig. Mamaya mag-update kami sa inyo ni Babe sa mga progresses dito sa bahay. So, ayun. Nag-breakfast na yun pala si Babe. Anong breakfast mo? Hotdog with sinangag. Sinangag. So, ayan. Mamaya is magkita-kita ulit tayo. And... malisip pala kami ni Babe mamaya kasi may kukunin lang kami sa clip. So, yeah. Thank you so much for watching. If you are still here, huwag kang mawawala dahil andito na kami in a bit. In 3, 2, 1.
Oh, nagulat kayo. Andito ulit. Kasi, nagising naman ulit ako kasi binidyoan ko si Mama na nagluluto ng pagkain namin, ng lunch namin, ng ulam namin. So, ito yan. Oh, si Mama. Oh my God, it's been a while, Ma. Since the aling, ano, kusina ni Maring Kuli aired. So, ano nangyari, Ma? Busy ka ba sa mga, ano mo, sa mga, sa world tour mo? Bakit ka nawala sa kusina? Nagpunta muna ako pansamantala sa Amerika. Sa Amerika. Napunta ako. Ah, nagluto ka din doon? Oo. Kasi sa hindi nga kakalam, si Mama po ay isang private chef ng isang sikat na host sa Hollywood. So, gusto ko yung abilis makapick up ni Mama. Anyways, anong niluto mo ngayon, Ma? Na magluluto ako ng repolyo. Repolyo? So, sinahugan ko ng corned beef. Corned beef. So, corned beef ang ating pinaka-main na sahog. Instead of mga baboy and manok, dahil wala na. Wala na sa rep. Ito muna ako pansamantala sa American. And, ano yan? Repolyo. So, sa tingin mo, magkano ang magagastos niyan sa ating mga moms na naghahanap ng mga budget-friendly meals? Ah, oh, diba? Naging mati-mati siya kaya. Ano to? Pangatawa na mo yan. 60 ito eh. 60. Oh, tsaka plus yung... Maliit lang ba yan? Anong size mo? Kasi kailangan maging ano tayo, specific. Anong size ng corned beef? 38 pesos. Anong size ng corned beef yan? 150. Ayan, 150 grams na corned beef. So, ayan lang. Ayan lang yung pinaka-ulam namin ngayong tanghalian. So, fresh ang repolyo, mga nakbabana. Kasing fresh ni Mare. Mm-hmm. Kule. Ang sarap-sarap naman. Ay. Ginisang repolyo. For book. Niluto ko sa Amerika mga ano eh. Mga? Mga bagoo. Ay, siya pa yung mga wala sila doon. Oo, tuyo. Kasi mga Filipino cuisine yung master ni Mate. Tapos hindi siya magaling sa mga steak-steak talaga. Mga lutong bahay lang talaga yung alam ni Mate. Hindi niya rin, hindi siya marunong magluto rin. So, pabalik ka kayo mga nakabalak pa magte-tastes na tayo ng repolyo ni Mama. And, alam nyo ba, sobrang mas nagugustuhan ko yung mga lutong nanay. Kasi, mas ano sila, mas healthy, tsaka mas napapamura. Diba? So, ayan, ikaw ba, anong pieces of advice mo sa mga nanay natin na nahihirapan na magluto or somehow hindi nila mapigilang umorder sa mga fast food chains? Ano, sa panahon ngayon, mahirap ang buhay, kaya kailangan marunong tayong dumiskarte ng mapapamura ka sa ulam, ganun, mga murang gulay, tapos isda. Tama. May mga sabaw-sabaw, para kahit marami kayo, kasya. Tama. At least kaya, affordable para sa pamilya. Tama ba yun? Tama na. Huh? Di ba andito ulit kayo? Tingnan niyo pa rin kayo. Maraming salamat sa panonood kasi as I promised ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang mga progress sa taas na hindi pa natin napapakita. So, so kung naaalala niyo, sinabi ko nga na pa. So kung naaalala niyo yung tinibag sa taas, yung para sa sliding door natin dun sa ating kwarto, di ba tibag-tibag lang yon. Ngayon, ispalitada na siyang lubusan. Tapos, nag-start na rin sila na manang palitada dito sa may ating laundry area. Tuloy-tuloy yung gawa nila at sobrang bilis, mga nakbabana, kasi kailan lang din talaga sila nag-start. So, ngayon, isipapakita ko na sa inyo, ora-orada, let's go! So, ayan, mga nakbabalak, medyo halapon na kasi, pero ayan, napakita ko na sa inyo kasi ang makaganda niya na visualize ko na kapag meron na siyang sliding door, tapos may cortina, kasi diba, yung problema natin nung una, baka tinakpan yung bintana dito. So, eto kasi yung plan ko talaga, mga nakbabalak, magkaroon ng door na malaki na sliding para tuwing umaga, diba, pag
mas bubuksan ko yung sliding, may natural line pa din. Kasi napakaganda ng view ko dito, mga kababayan, kung makikita nyo lang. Pero ipapakita ko pa din sa inyo. Ayan, ito siya. So, ito siya, mga kababayan. Mag-iinis sa hanggang taas na yan. Hanggang kabila. So, imagine nyo, ganito kalawa. Di ba? I mean, ganito kaano yung tubo sa mundo. Hey. Hello, universe! Di ba? So, excited akong malagyan to pag once na natapos tayo sa third floor, yung bubong, tapos magawa yung tindahan ni Mama, tsaka yung hagdan, magkaroon tayo ng temporary hagdan. Ito yung pag-iipon ako, yung sliding door dito. Kasi, di ba, kahit pa paano, deserve din naman natin na magkaroon ng kwarto na maayos, at yung makapag-isip tayo, gano'n. So, nga pala mga kabana, ang plano ko pala sa hagdan is magkakaroon muna tayo ng temporary na magiging hawakan or magiging protection sa pagkahulo, ganyan. Kasi na-realize ko, pag once na tayo ay nagpagawa agad, kasi ang nakakita kong style nung hawakan hagdan natin is a glass tapos bakal yung taas or kahoy. Mga fiberglass tapos hawakan. Eh, kaso nga, kung magagawa pa sa third floor, may mga dadaling panggamit, baka, alam mo, maluma agad, or mabasag agad, ganyan. So, ang gusto ko na lang muna, since ang pinapriority namin, naman natin is yung kaligtasan, magkaroon muna na kahit hawakan lang, yung ano lang, baharang lang, ganyan. Tapos, tsaka na yung mahagdan. Mag-focus muna tayo sa tindahan. So, baka paggawa ko yan sa ating mga nakba warriors sa Monday na. Kasi ngayon, sila ay nagsiselebrate, di ba? Sila ay nagka-calibrate, sila ay umiinom ng ano ngayon, dun sa tindahan ni Mama. Kasi yun yung last na ginawa nila. Mamaya papakita ko na sa inyo yung pinaka naging final product ng hagdan-hagdan pala yan. Pero, yeah, I'm so happy na i-share sa inyo itong another progress dito sa ating nakbabahay. So, paunti-unti, kahit pa paano ay nangyayari yung mga gusto natin mangyari. And, ayun, marami-marami salamat talaga sa inyo. And, ngayon pa maan, at ngayon naman is pumunta na tayo sa ating inaabangang laundry area na kung saan sila ay nagpalitada na din. Dapat nga isasabay ko yung mukha ni GM, kaso wala siya. Eme lang, tara na. Sobrang lang pala yun. Baka tayo sa laundry area, ipapakita ko na sa inyo yung CR, di ba? Ayan! Napakaganda ng CR guys paghapon. Tapos dahil na meron tayong window dito na malaki. Ayan o, awning window. So, pag walang tubig. So, wala ka talaga siya. Di ba? Malapit na, ang ganda lang ng kwarto ko, Che. Thank you, Lord. So, Che, yung pinto ng CR hindi na pinagtagpitan. Kaya nga, hindi na siya yung... Yung CR kasi namin dati sa kainin mga babaanak, yung pinto nun. Yung impis na pa ganun lang siya pa ganun. Yung pinto alam, yung iiangat mo, bubuhan din mo yung person paangat. Kasi hindi siya natutak eh. Sigaway. Tapos, di ba, syempre, naliligo kami mga puntas-puntas. Tatakpan mo yan ngayon ng tuwalyan gagamitin. Eh, yung tuwalyan gagamitin mo, putas game. Ewan ko na. Pero ayan, let's go to laundry kasi doon meron din tayong progress na tatawagin. Tara! So, andito ang pogi kong papay si James Reed. Kasasabi ko sa'yo, wala yan ni ng cut niya. Eh, naku, buta sa akin para... Mamahalin ko siya. Inay! Kasi papa, anong gupit niyan pa? Army cat. Army cat. Weh! Pogi ng tatay ko. Napakita ko na ba sa inyo to? Nakatrapan nila tong bagong... Tapos si mama naman ay si Aqua Girl. Dahil nalagyan niya ang ating mga galong. Ikaw, anong... Diba, interview natin yung mga nanay natin naman about yung take nila sa pag-iwalayan ng kanya. Anong masasabi mo na... Sino naman? Ay, sorry. Anong masasabi mo na hiwalay na ang Katniel? No, masasabi kasi... Eh, bahala na sila mag-iwalay. Ka
Katniel fans, don't come after us. Ay, hindi po nila alam kung ano yung ginagawa. Ano? Sa paghiwalay nila, nakakapagano naman kasi wala naman na binalitan ganyan. Ano, maging okay na lang sa'yo sila sa isa't isa. Maging masaya sila. Tama. Tama naman si Mama. So, yun yung take ni Maling Kule. Kasi ayun yung inaantay ng ano eh, ng buong nation. Yung masasabi na ni Mio at saka ni Maling Kule sa iyo lang. So, nagsalita na po si Queen Mother. Si Mami Kaya. So, eto na. Lika na nga. Liyaman na natin siya. So, ayan mga nakbabanak. Diyos ko, sobrang bilis talaga nilang gumawa. Kasi tignan mo, napalitada nila dito yung ating laundry area. So ito, natapos, ito yung today. Yan, oo, today lang yan. So ang galing kasi gumawa din sila sa tita, tapos afternoon, ito yung ginawa nila. Pero tignan mo, plakado na siya. So dati yung mga lumot-lumot dito, diba? Ayan. Kasi gusto ko itong pinturahan, mga nakbabana. Ay, gusto kong pinturahan. Gusto kong papalitadahan kasi gusto kong mag-start dito yung papapalitada sa labas. Kasi since medyo patapos na yung palitada sa loob, gusto ko naman sa labas naman. And ayun, ang bilis pa din nila. Dalawa lang sila nito ha, mga nakbabanak. And kaya ko ito pinapapalitadahan kasi nga, itong laundry area natin, meron akong plano dito na magkaroon tayo ng bubong na see-through. Yung may liwanag na bubong. So, yun yung plano ko dito. Kasi ipapatiles natin na yung rough na tiles. Ganun. Ganun yung nakikita ko dito eh. Pero, syempre, hindi naman tayo mag-focus dito. Gusto ko lang, habang hindi pa dumarating yung grills at saka yung para sa bubong, may ginagawa pa rin yung mga nakbawires natin. So, kung makikita nyo, itong laundry area natin, mga nakbabana, meron na siyang mga abang para sa, ayan, washing, may tubo na rin ng tubig, may abang na rin ng tubig. So, ayan siya. Ayan. Para hindi naaakit si Mama sa third floor. Kasi, kung ako lang, ayoko na doon na nandun si Mama maglalaba, magsasampay. Kasi, yung paanga nila, syempre, yun yung una ko talagang priority. Ayoko naman na pag wala ako dito, tapos si Mama ay nasaktan, tapos ma-birthday ko. Ay, yung mga senaryong ayoko maisip. Kaya sabi ko, dito na lang sa baba yung laundry. Para kahit papano, safe. At the same time, hindi na mahihirapan sila. Kasi pwedeng nagyanin ng sampayan dito, diba, te? Mm-hmm. Pero nanginayang ko, kasi mayroong mga ano, anong prutas yan? Suha. Suha, diba? Pero hindi yan sa atin, sa kapitbahay. Hindi yan. Ayun mo, lumalagpas na yan. Trespassing yan. So yung mga prutas na lalagpas, atin na yan. Char lang. So, syempre mangingi tayo kala kasi kila Ate Job naman yan. So, kailan naman ako. Tapos, ayan, dito yung mga kulungan ng mga dogs. Yan. Tapos, may saksakan pa rin dito. So, bali dalawa yung saksakan natin. Diba? Tapos, meron pa tayong mga tubo na pang tubig. Ito, matagal na to eh. Hindi to nagamit nung nag-stop yung nagbabahay. Nung pinakaunang stop ng nagbabahay. Ayan. Maraming natirang gamit. So, ito eh. Hindi rin natapos. So, hindi ko pa na-envision kung paano mangyayari dyan. Pero, meron na akong na-visualize na, ano to, na may bubong na see-through, di ba? So, yeah, mangyayari yan in God's will, di ba? In God's plans. So, tara, para sa ating main event, ipapakita ko na sa inyo yung finished product ng ating harang sa tindahan ni Mama. Kasi lalagyan na siya ng grills. Oh, I'm so excited. Let's go. Ito pala si Babe na kumikilang sa puti. Kaya nga pagkakurin. So, ito pala si Babe na kumikilang bagong ligo siya. So, what is your take sa hiwalaya ng Katniel? Ano to? The best to? Oh, ito na lang. Anong masasabi mo na finally after 2 months of having no ligo? Uy! At doon ka na nga, binubuka yung pato. Ang puti ni Rain. Lalo pag tumatabi sa'yo. Okay na. Ay, kaya, hello na pa. Hello. Ate mga anak, Mawario. Hello po. So, tapos na ang kanilang gawa. Ipapakita ko lang po yan yung problem. So, ayan ang ating mga anak-wires
ang ating unang customer ng tindahan ni Marie Colette. Kasi sila yung kumakali. So tingnan mo, ayan lang. Diba? Grabe. Okay lang yan. So sila ay, diba, nagsa-celebrate ang ating may konting inuman for a job well done. Kasi syempre, diba, buong linggo silang nagpalitada and all. Syempre, deserve din nila na kahit papano ay magkaroon ng chill time. Diba? So, ayan si Kuya One at saka si Kuya Piquet. Bakit naman sila? Ayan. Diba? So, eto pala si Parsa. Ayan. Andito yung pamasok ko. Ano amoy ara. Ikaw, Ibo, bila, syempre lahat ng anak. Ayan, ayan, tanangin. Edad, ilala niya yan eh. Anong masasabi mo na naghiwalay na si Daniel at saka si Daniel Padilla? Kasi may ginawang pusula si Padilla. May ginawang pusula si Padilla. Ano sa tingin mo yung ginawa niyang kasalanan ni Padilla? Okay, okay, okay. Ano masasabi mo kay ate mo, Catherine? Ayun kamukha ni Mama. O, tignan mo, hindi niya maintindihan kasi hindi mo naman talaga kamukha. Nakamukha iba. Anyways, ito si Parsa. Ayan. Ito ba? Ayan. Oh. With Kuya? With Kuya? L.A. Kuya L.A. So, eh, kahit pa paano may mga nakakalaro na sila dito. So, yan, imagine pag meron ng ano yan, pag meron ng mga grills, tapos yeah, may pintuan na, diba? Yeah, diba? So, hindi muna natin ibababa yung roll up dahil nagiinom pa sila. So, ayan, nagpaluto kasi kami ng, pinadagdagan ko yung pulutan ng ating mga Nakba Warriors kahit pa paano, diba? Para masaya ang kanilang inuman. Ganyan. Saan ba? Ito pala. So, hapon na. Uy, api ka. Pangin na mo. Ito na ba? Ay, ang dami. Yeah. So, malapit na yung ihawan. Ayun lang yung nakbabahay. Ang ganda yung nakbabahay, oh, paghapon. Grabe, kahit papano, malayo-layo na talaga. Ayan. Tapos si Papa, oh, nakasakay. Sky, Parsa. Ang ganda, tignan kasi kakulay ng ano, ni Parsa yung gate. Ganda-ganda, oh. Thank you, Lord. Grabe. Pa, anong masasabi mo na hindi ka makasabay sa inuman mo? Nakapay niya muna kasi mayroon tayong arthritis. Kung ayaw mo mag-bedrest na naman. So, si Papa kasi is nagpapahinga. So, si Mama muna. Tagay pa lang si Papa. Dad, hawa ko yung baso. Kukunan ka lang. Ma, ikaw muna tatagay para kay Papa. Hindi. So, ayun na. May pulutan na bago. Divine. So, ayan. Update lang din sa ating learnings with Parsa. Ayan. Okay, okay naman na. Kahit pa paano ay tawag dito, natututunan ko na siya. Parang pagmamahal. Sabi ko, yung montage ko yung ano, progress. Parang gano'n. So ayan mga nakbabanak, siguro hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today. It's just an update sa progress na sobrang laki. So ayan na, ano na ngayon, alas 5 na kaya showbiz time na din. Chismis, ano na, chika minute na. Kaya ang gano'n si nanay. So mamaya-maya yung other friends nila ay mag-emerge sila. Para Voltes 5, gano'n. Anyways, ayan, hanggang dito na muna yung update natin mga nakbabanak. And if you are still here, comment number. Paano number pang?
Isip ka number 1 to 100. Ha? 97. 97 daw. So comment 97 and yan, may kita natin kung tinatapos nyo talaga ang ating vlog and sana tinatapos nyo kasi magulot tayo ng invite. Charot lang. And ayun, again, maraming salamat kay Ate Vina, ayan, kay Ate Aileen and kay Kuya Toff. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga God's blessing. Ayan, maraming salamat po sa and, ayun, mga nagbabanak, again, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Maingay kasi nasa gilid tayo ng kalsada. Pero ayun, kung natuwa kayo sa video ito, don't forget to like and share this video. And syempre, mag-subscribe na kayo sa aking channel, Lumuluwet, at sa iba pang channel ng BNT Production members. And syempre, sa aming main channel na BNT Production. Do not also forget to subscribe kay Mother Queen, kay Papa June, kay Ate Sheena, at sa lahat ng channels na nasa description box below. Support us, support Filipino vloggers. Oo na, pogi ka na. Again, it's si Mother Knock Balibuena. Lagi nagpapaalala, ipalaganap natin ang relihiyon ng pagbabanag. Si Mother Knock Balibuena, signing off. Bye!